Narito na ang PTV Balita ngayon. Muling nagpaalala ang Manila International Airport Authority sa mga pasahero na agahan ang pagpunta sa mga airport ngayong Semana Santa. Ayon kay MIAA Assistant Manager Brian Co, mainam na 3 oras ay dapat nasa paliparan na ang mga international flights, habang 2 oras bago ang biyahe naman sa mga may domestic flights. Ngayong Lunes, Sabado, inaasahan na mas dadami pa ang babiyahe, lalo't marami na ang nakalib sa kanilang trabaho upang sulitin ang long weekend. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaan at pamunuan ng mga paliparan na nakahanda itong tumulong sa mga pasahero upang masiguro ang maayos at ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Sa kaugnay pa rin balita, target ng Philippine National Police ang zero casualty ngayong Semana Santa. Kaya naman inatasa ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang lahat ng commander na tiyaking ligtas at mapayapa ang paggunita ng mga Pilipino ngayong Holy Week. Formal na inilunsad ng PNP ang Ligtas Some Back o Summer Vacation 2023 campaign, kung saan ipapakalat sa iba't ibang panig ng bansa ang mahigit 78,000 pulis. Magtatayo rin ang PNP ng mga assistance hubs, police assistance desk at mobile patrol. Nakiusap din si Azurin sa mga Pilipino na makipagtulungan sa mga otoridad. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Alas Sunduan, PTV Cordillera. Ibang Aldong Naomi, Palpalagipanti Land Transportation and Franchising Rector Board, dagiti amin nga operators ti para publiko alugan iti kinatalgeti tunggal units da nga agbiyahe iti summer vacation ken Semana Santa. Konti LTFRB kadagiti bus terminals awan ti naduktanan a naglabsing kadagiti patakaran, dupay at dadagiti nabalakadan a drivers. Kalpasan ang nasukima dagiti dokumento ti lugan, may papayad iti stickers, mangipasimudaag ang nakapasa iti inisyal ng inspeksyon ti ahensya. Kadwa dagiti kamang ti LTFRB ti pulisya nga agbantay kadagiti nagduduma at terminals iti lokalidad. Sigun kadagiti bus operators, silulukat damot amin iti inspeksyon ti LTFRB kan nakasagana da nga agtunog kadagiti kanayunan at pagamurutan para iti siguridad dagiti pasahero. Drivers, expect mo natin may mga inspection na mangyayari, kaya i-provide na lang natin o i-ready natin yung mga documents na registro, franchise, decision, driver's license, yun po. Hindi sa Balia Damag nagbalin at cover model ti Vogue Philippines itang Abril ti Kalinga Tattoo Artist ani Apu Wangkot. Makita ti simple kung nagpintas ti 106-year-old ang mababatok na nakasuot iti red lipstick, laptop, colorful beaded accessories, yan na ibida dagiti tattoo iti barukong kantakyag na. Sa ganiti fashion magazine, isimsimbolo ti mabigbigbig ng oldest mang babatok. Strength, bravery, and beauty ti Kalinga tribe ay mamarka namot lang iti kudil dagiti 3,000 at tattoo nagtunturong iti buskalan ijay tinglayan Kalinga. Nagrugi ng agtatuni wang od iti tawon na asang 85. Agargaramat iti uno agararamat iti mixture ti uging ken danom kas ink. Ken si iti citrus calamansi wenno pomelo tree iti panagtato. Naadaw dagiti disenyo na iti aglawlaw ken basic geometric figures. Iti 2018 ipaay ken wang od iti dangal ng Haraya Award manipod iti National Commission for Culture and the Arts. Na inuminahar matisuna para iti National Living Treasures Award iti 2017 ng may pusproseso pa ilaan ti nominasyon na. Dagita-dagiti damdamag manipo dito'y PTV Cordillera, siya ni Ana Sunduan. Balik sa'yo, Nayong. Maraming salamat, Ana Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga!